Hi guys, this is Rabia, your ambassador for education and your Miss Universe Philippines 2020, and we are in our second episode of our Stories of Hope. And ngayon pupuntahan ko si Joyce. Si Joyce kasi isa siyang estudyante na nag-viral kasi habang nasa break siya ng kanyang pagtatrabaho sa isang fast food chain, eh nag-aral siya, umattend siya ng online class niya. And I heard na inspiring talaga yung story ni Joyce. Kaya gustong-gusto ko siya makita. At isa-surprise natin siya ngayon while on duty siya. So, samahan niyo po ako. So, hi guys. Nandito na ako ngayon sa fast food chain kung saan nagtatrabaho si Joyce. And lalabas na ako. Sana ma-surprise ka talaga siya. I'm excited. Medyo kinakabahan din. So, samahan niyo ako. Hi po, Mom. Good afternoon, Kuya. Joyce, di ba? Yes po, ma'am. Alam mo, napanood kita. Nakita ko yung story mo na viral. Alam na po? Yeah, Rabia pala to. Oh my God! Kamusta ka? Busy ka ba ngayon? Okay lang. Oo, kaso ayaw bigla sa hawakan ng anak kita eh. Okay lang mausap tayo? Opo. Pinagpaalam na kita sa boss mo kanina. Alam mo nang lahat ng katrabaho mo yung prank namin. So, usap tayo sa taas. Ako na lang po magdadala. Hindi, ako na lang. Ito pa. So, kasama na natin si Joy. At gusto ko sanang pasalamatan yung management ng fast food chain kung saan siya nagtatrabaho. Kasi pinayagan tayong i-prank siya, i-surprise siya. Actually, alam mo, lahat ng kasama mo dito, may idea na talaga sila. Talaga. So, mangyayari. So, ikaw lang talaga yung wala. Kamusta ka? Ano feeling mo? Sobrang excited. Nakakakaba po. Huwag ganun kabahan ako. Kung wala lang sanang pandemic ngayon, kanina pa kita niyakam. Pero alam ko si Joyce, na-inspire ako dun sa kwento ng buhay mo. Alam mo, na-inspire talaga ako at alam ko yung maraming tao sa mga kwento ng pagsisikap. So, ilang taon ka na ba na nag-work as, you know, a crew dito sa isang fast food chain? 18 years old po. 18 years old ka ngayon? Nag-start? Nag-start po. Tapos, ilang taon mo na siya ginagawa? 2 years na po, 20 years old na po. 20 ka na ngayon. 20 na po si Joy. So, ikaw ay nasa 3rd year? Yes. 3rd year college. Ano yung kurso mo? BSed, Bachelor of Early Childhood Education po. Oh, wow! So, mga kababayan, si Joyce po ay isang nangangarap para maging future na guro. At saludo ako sa iyo doon kasi ako, Joyce, ako din ay isang guro. And alam ko kung gano'ng kasarap sa feeling yung ibahagi mo yung knowledge mo, yung experience mo sa mga estudyante mo. Kaya ipagpatuloy mo lang pag sumikap mo sa buhay. So, paano ka napasok dito? Kasi napakabata mo pa nag-start eh. You're 18. Ano ba yung nangyari? Ano ba yung nangyari sa buhay mo kaya kailangan mo magtrabaho sa edad na yun? Ikikwento ko po. Oo. Maiiyakan ko. Ikaw ay umiyak. Okay na. Kasi po nung senior high ako, may tao po na dumating na sumira ng kabuhayan namin. Yung papa ko po at mama ko po, nagtitinda po sila ng ulam sa labas ng bahay. Tapos, okay lang naman yung pamilya ko. Wala namang problema. Wala kaming problema sa financial. Kasi makakasupport naman sila. Pero, yung problema na yun, yun yung bumagyo sa buhay namin. Isa yung na dahilan kung bakit halos hindi ako makapagtapos ng pag-aaral. Pero thankful po ako kasi na-achieve ko po. Nakapag-aaral po ako sa tulong ng pagsisikap ko po at pagtatrabaho. Nako, ayoko maiyak. Kasi nakikita yung si Joyce talaga, parang she speaks from the heart. Yung experience niya, yun talaga yung nag-push sa kanya para magsumikap. Alam mo, gusto ko talaga lang yung pero bawal. Kasi nga, di ba, may virus pa tayong kinakaharap. Pero maraming salamat, Joyce. Alam ko, emotional ka. And maraming salamat at sinare mo yung story mo. At sa edad na 18, hindi siya natakot na makipagsapalaran. I heard, dati daw, nung normal pa yung lahat,
from 7 to 4, nag-aaral. Opo. And 5 p.m. hanggang 12 a.m., nandito ka, naka-duty ka. Opo. So, paano yun? Nakakapagod eh. Diba bilang estudyante pa nga lang, after mag-aral ng ilang oras, pagdating mo sa bahay, parang wala ka ng energy mag-aral. Eh, ikaw, paano mo binabalance? Binabalance ko na lang po. Pagdating ko sa bahay, kadalasan, pagdating ko, nag-assignment ako. Yung ilan, naka-type na ako sa cellphone ko yung mga gagawin ko. Tapos, matulog na lang po hanggang 4 a.m. Babangon ako kasi malayo yung sa amin hanggang sa school namin. 4 a.m., 5, travel na po hanggang sa school. Yung 1 to 4 na tulog, para sa akin, sakto na po yun. Ay, ako pa naman takaw tulog ako dati. Hindi ko ma-imagine, napakahirap. So, kasi sa mga hindi nakakaalam, si Joyce po, nag-viral siya kasi na-picturean ka daw na during your break time dito sa fast food chain, ay nag-online class siya, guys. Imagine, ilang minuto lang dapat na para sa sarili niya, para makaupo-upo ka sana, makapagpahinga, makakain. Pero ginugol niya yun para mag-aral. Nakakaiyak! Saludo naman ako dun sa'yo. Salamat kasi naranasan ko din yun, guys. Naranasan ko dati na... Pero hindi naman kagaya kay Joyce kasi ang tindi, araw-araw niya ginagawa yun eh. Yung sa'kin kasi dati, naalala ko, kunyari may fashion show. Magpapa-makeup ako, tapos kukuha ako ng exam na nakakulot na ka-makeup. Tapos babalik ako dun sa area kung saan kami magpa-fashion show. Kasi kailangan ko ng pera pambaon din. Almost same tayo ng sitwasyon. Pero yung sa'yo kasi, everyday eh, apat na oras lang. Plus, yung kurso mo pa, hindi madali. Opo. Nag-aaral ka para maging isang guro. Ang daming requirements, ang daming dapat tapusin. Isa kang mabuting anak, you know? Isa kang mabuting estudyante. At alam ko, ang daming nanonood ngayon at nare-realize sila kung paano sila ka-privilege, kung gano'n sila ka-privilege. Kasi yung iba, imagine, may laptop, may internet access, hatid sundo. Wala nang problemahin, mag-aaral na lang. Tapos may mga kabataan tayo, katulad ni Joyce, na ang daming kailangan isakripisyo. Kailangan niya isakripisyo yung oras niya para sa sarili niya, yung oras niya makapagpahinga, minsan yung pag-aaral niya din, kasi kailangan niya magtrabaho. Kaya sana ma-realize niyo kung gano'n kayo ka-bless. At sana yung pag-aaral, pagpahalagahan niya talaga. Kaya Joyce, nako, pagtutulungan natin na sana pagdating ng araw, no, pag kukuha ka na ng board exam, pag magiging isang guru ka na, pag i-share mo na yung story mo sa ibang tao, alam ko marami talagang estudyante yung hahanga sa iyo. At nagiging proud talaga sa kanya. Yun talaga yung isip ko, make your mama proud. So, patibayin mo lang yung loob mo, alam ko mahirap. Alam ko minsan nakakapanghina ng loob, di ba? Opo. Lalo na po mayroong mga assignments na hindi ko magawa. Yung mazi-zero ako sa quizzes kasi hindi ako nakapag-aral. Yan po. Ngayon, ano ba yung kailangan mo ngayon? Ay, ngayon po, ano po? Ano, cellphone na lang po yung gamit ko. Pero mahirap pa din po kasi wala akong... Kailangan mo ng laptop. Pwede na rin po, pero pag-iipunan ko na lang po yung laptop. Ito, promise ko talaga to. Ako na bahala sa laptop mo. I've been so blessed kasi. Sure po. Promise, baby, after ito, bili tayo. Kasi alam mo guys, I've been so blessed. Ang daming tumulong din sa akin. Nung kumuha ako ng board exam, sponsored din. And now, it's my time to give back. And yung story ko, reflection siya ng story mo. And sana pagdating ng panahon na may ma-encounter ka na ganitong sitwasyon din, na ganitong bata na nangangailangan ng tulong, ikaw naman yung tutulong sa kanila. Soon po. Hello. Sige, mamaya bibili kami ng laptop. Huwag ka na umiyak. Hindi, kayo. Dugay na kayo kung nagkuha na ng laptop man. Huwag ka na umiyak. Nako. Alam ko kasi kung gaano kahirap. Kaya yung kapatid ko, swerte ka talaga ako yung ate mo. Nako, ako hanggang makapagtapos ka kasi alam ko, pag dumating ka na ng fourth year, may thesis, tsaka mahirap kasi sa phone. So ako na bahala ng laptop.
Thank you po. Huwag ka na umiyak. Nakakaiyak, pinigaw ko si Santa. Sinawa ka na talaga kita. Huwag ka na umiyak. Kama na yan. Maraming salamat po talaga, Miss Rabia Mateo, sa binigay niyo po na laptop sa akin. Halos hindi po talaga ako makapaniwala. Pero nasa kamay ko na po. Salamat. Maraming salamat po talaga. Halos ilang taon ko na rin po yung pinangarap na magkaroon ng ganito. Kasi mahirap po talaga na mag-aral na walang laptop, lalo na pag-college ka. At sa wakas, meron na ako. Sana po marami po kayong matulungan na estudyante na nangangarap. Break a leg and bring home the crown. God bless po. Thank you.